Kumusta sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa atin? Ang paksa nating tatalakayin ngayon about sacred images. Ito ang isa sa mga tinetera ng mga nagsusulputang sikta, anti-Catholic Church, at isa sa kanilang argument, making graven images and statues of our Lord Jesus and even all saints, para sa kanila, ito'y absolutely forbidden by God. Besides, according to them, it's a violation of God's commandment umano. At ang palagi nilang ginagamit, mga kapatid, ay ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 6. Ito ang palaging ginagamit nila. But in Exodus chapter 20, verses 3 up to 6, God forbids making graven images for the purpose of idolatry. But God does not forbid the making of graven images per se. Elsewhere, He commands that statue and other graven images be carved for religious purposes. So the Catholic Church permits statues and images, sacred images, because they remind us of unseen things. But it condemns the idolatry of statue worship. Malinaw yan sa ating official na aral. Sa batay sa Our Catholic Faith by Monsignor Luis Larabore Moro, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So malinaw ang doktrina natin tungkol sa graven images, no? At during the Council of Ikalawang Konsilyo ng Nicaea, it was decreed by the Council that sacred images may be honored without idolatry. Yun ang official na aral ng Simbahan Katoliko. So, what is the purpose of these images? Catholic use statues, even paintings, and other artistic objects to recall, to remind the person depicted, because it brings us a reminders of their presence through their image representations. Just as it helps to remind, to remember one's mother by looking at her photograph. On the other hand, images of saints, statue of the prophets, angels, Jesus and Mary, helps us to recall the example of the saints by looking at picture of them. So, some anti-Catholic Protestants, kung tandaan natin mga kapatid, meron silang mga larawan nga sa mga aklat nila at kahit sa Bible pictures in Sunday school for teaching their children. Therefore, it should not be a big issue since most of the anti-Catholic Protestants denominations have their pictures in their founders and their man-made church. Tandaan natin, kahit nga si Felix Manalo, kahit nga si Joseph Smith, si Ellen Goldwhite, meron silang mga imahen o larawan. Pero isa-isahin natin itong mga ginagamit nilang talata at mga argumento, mga kapatid. Una, nahin natin ang nakasulat sa Exodo Kapitulo na ginagamit nila, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang
anyong nasa itaas, nasa langit, o nasa ibaba, sa lupa, o nasa tubig, o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanghibughuin na aking dinalaw ang kalapastangan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sanlahi ng mga napupuot sa akin. So, malinaw po ang talata na ginagamit. Ito ang isa sa mga paulit-ulit na gagamitin ng ating mga kapatid. At hindi lang yan, ito pang nakasulat sa Deuteronomy chapter 5 verse 8, "You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or the earth beneath, or in the waters below." So sabihin nila, yan, napakalinaw umano na sa Biblia, mariing ipinagbabawal ang larawan, at dagdagan pa nila mga kapatid na talata na palaging ginagamit nitong mga anti-Catholic, dahil ito may kasabihan tayo na ang mga anti-Catholic pag magigipit sa larawan kumakapit, no? Ito Leviticus kapitulo 26 versikulo 1. "Do not make idols or set up an image or sacred stone for yourselves. Do not place a carved stone in your land to bow down before it. I am the Lord your God." So sabihin nila, yon ang utos ng Diyos. Kaya sabi nila, malinaw na ang simbahang Katoliko ay nagkasala batay sa mga talata na binabanggit nila. Typically, anti-Catholic Protestants, armed with these verses, mga kapatid, and often try to use it against Catholics. But these passages are not appropriate to use against Catholic images, statues, mga larawan ng mga santo. Why? Because these images referring, pointing out in making of pagan idols or what we called false gods. According sa diksyonaryo, idol is any representation of a false god which worships by pagan people during biblical times. Mary, saints, Peter, and Paul are not idols or false gods, but they are servants of God in heaven, especially our Lord Jesus Christ as Son of God. The same with their representation images is not considered as idols or false god. Ano po ba ang definition sa Harper's Bible Dictionary tungkol sa idols? Ito po ang ating mabasa. "All idols are images, but not all religious images are idols." Malinaw pala na lahat ng mga diyos-diyosan ay imahen, pero hindi lahat ng mga imahen ay diyos-diyosan o reliyosong imahen. "However, the true idols or false god are not existed before, simply because the idols, the false god, has no real existence." Tingnan natin ang pahayag ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4. "On the subject of eating foods dedicated to false gods, we are well aware that none of these false gods exist in reality, and that there is no god other than the one.
At kung gamitin natin ang salin ng Good News Bible, ito din ang ating mabasa. So then, about eating the food offered to idols, we know that an idol stands for something that does not really exist. We know that there is only the one God. Yun ang malinaw na mabasa natin sa naturang talata kung ano ang idol. So, idol, false God, has no real existence. Then Mary, the saints, and our Lord Jesus Christ are not valid to compare as idol. As idols. Just because they were once lived and existed in this earth before. So, napakalinaw mga kapatid kung pag-aralan natin ang Biblia, what the Lord God really forbid or prohibited us to make are those images of idols, the false gods, that being worshipped by pagan people during the biblical times. He does not recognize Lord God in heaven. Instead of worshiping these following names of idols like Baal, Astoreth, Astartes, yung Golden Calf, Zeus, at marami pang mga Diyos-Diyosan. Halimbawa lang, binanggit yan sa Judges chapter 2 verse 13. They deserted Yahweh to serve Baal and Astartes. Yun ang ilan sa mga Diyos-Diyosan na binanggit sa 1 Kings chapter 11 verse 33. Ito din ang ating mabasa. For he has forsaken me to worship Astarte, the goddess of Sidonians. Chemos, the god of Moab. Milcon, the god of the Amorites. He has not followed my ways by doing what I regard as right, or by keeping my laws and ordinances as his father David did. At sino pa yung mga Diyos-Diyosa na yan na binanggit sa Biblia? Sa Psalms chapter 106 verses 19, ito ang mabasa natin. They made a gold wool cap at Sinai and worshiped that idol. They exchanged the glory of God for the image of an animal that eats grass. At sino pa yung mga Diyos-Diyosa na binanggit diyan sa Biblia? Malinaw, mga kapatid, sa Gawa Kapitulo 7, versikulo 41, ito din ang ating mabasa. It was then that they made the statue of a calf and offered sacrifice to the idol. They were perfectly happy with something they had made for themselves. Yun ang mga binanggit na Diyos-Diyosan sa Biblia. Nasa Romans pa, no? Si Baal sa Romans chapter 11 verse 4, mga kapatid. What answer did God give him? I have kept myself 7,000 men who have not worshipped the false god Baal. Oh, so sila si Baal ang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Napakalinaw ang binanggit sa naturang mga talata. The above passages of the Bible describes the different names of paganic idols, the false god, in which God forbidden us to make in Exodus chapter 20 verse 4, Deuteronomy chapter 5 verse 8, and even in Leviticus chapter 26 verse 1. In which the anti-Catholic Protestants misinterpreted. Therefore, logically, having images of saints, Mary, Jesus, and even the angels, is not forbidden.
and absolutely not idolatry, idolatrous, and not even a violation of God's commandment, just because they are not false gods. The worst thing is that if we interpreted that the passages of Exodus chapter 20 verses 3 up to 6 and Deuteronomy chapter 5 verse 8, Leviticus chapter 26 verse 1, literally that the Lord God commanded us not to make any images at all, then he would later contradict himself, since he also ordered man to make images of angels and even serpent. So, malinaw yan sa Biblia. So, this would be affair that he himself would be the first who violates his own commandments as well. So, in order to make it clear what really the Lord God forbid or prohibited us to make are those paganic idols, the false gods. Whereas, he ordered to make angels, cherubims, and even serpent, which are not related in connection to idols. If cherubim and the bronze snake was ordered by God to make, while the face of lions, the face of man in the temple were not ordered but permitted and made holy this in the temple, therefore, logically, images of saints, Mary, Jesus, and the prophets is also understandably, mga kapatid, included and permitted. If having images inside the churches is wrong, then Jesus and his apostles, Peter, Paul, and John, should have destroyed the figures, or they should upset or dismayed about these things that they have saw in God's temple. Why? First, Jesus have entered the temple to pray. Saan natin yan mabasa? John chapter 10 verse 23. And Jesus was in the temple, walking up and down in the portico of Solomon. Tandaan natin na ang templo noon pa man, Exodus sa Ezekiel 41:17, may mga nakaukit na nalarawan. And even the apostles of Jesus, St. John, St. Peter, they went in the temple and pray. Mabasa natin yan sa Acts of the Apostles chapter 3 verse 1. Once, when Peter and John were going up to the temple for the prayers at ninth hour. See? Pumunta sila sa templo upang manalangin. Hindi lang yan. Even St. Paul himself prayed in the temple according to Acts chapter 22 verse 17. After I had returned to Jerusalem, and while I was praying in the temple, I fell into a trance. So, sila'y pumasok sa templo, sila'y nanalangin, at kung tingnan natin ang nakasulat sa naturang talata, ang templo noon, Ezekiel 41:17-22, may mga imahen. This means that Jesus, his apostles, permitted these images being displayed on the temple. Thus, having images in the Catholic churches is not wrong. Besides, nowhere in the whole Bible that Jesus upset about this, or he destroyed these images inside the temple.
Dahil ang binabanggit nila na talata palagi, yung tingnan natin, pag-aralan natin ang konteksto, balikan natin, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 tungkol sa Diyos-Diyosan. Kung gagamitin natin ang talata, ang translation ng mga Protestante, lalo na yung The Living Bible, ito po ang ating mabasa. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds or fish. You must never bow or worship it in any way. Nor I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, malinaw binanggit sa tinatawag na Protestant na salin, mga kapatid, na anong klaseng Diyos-Diyosan pala ang Exodo Kapitulo 20 na palagi nilang ginagamit laban sa atin. Larawan pala ng hayop, ibon at isda. Yun ang mga kinikilalang Diyos-Diyos noon na kinikilala talaga nilang Diyos, ngunit hindi tunay na Diyos. Yun ang binanggit. Ebon, isda, at may sumusamba pa sa buwan noon, sa bituin, sa araw. Tingnan natin ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 17-19. Hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang o ng anumang isda, huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. So, malinaw mga kapatid na binanggit sa naturang talata ang mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal na ang akala ng mga anti-Catholic, yun ay mga larawan ng mga santo. Sa Biblia, merong sasabihin kasi nila, di po ba sa simbahang Katoliko, may mukha ng larawan ng mga babae at lalaki? Di po ba bawal yan sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 6? Ito po ang ating mabasa. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. O, di po ba sabi nila may lalaki at babae? Si Maria umano, babae. Lalaki, yung ibang mga santo. Di po ba ang Katoliko umano ang tinatamaan diyan? Balikan natin ang naturang talata sa unang mga hari, Kapitulo 11, 33-35, mga kapatid. Ito ang mga larawan ng mga babae at lalaki na mariing ipinagbabawal noon. Ginawa ko ito, binanggit na natin yung English translation nito, ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonio, kay Simos, ang Diyos ng Edon, at kay Mulek, ang Diyos ng Amomita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David. So, yun ang mga lalaki at babae na mga Diyos-Diyosa noon. Madinaw niyan sa unang hari, Kapitulo 18, versikulo 19, binanggit yung mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Ngayon, kung tingnan natin sa Biblia, mayroong mga banal na mga bagay na nakasulat diyan na dapat umanong gamitin natin sa paraang banal. So, kung hindi isa ang mga larawan ng mga santo, ano po ba ang mga banal na bagay na mga nagsusulputang sekta ngayon? Sa Karunungan ni Solomon, Kapitulo 6, versikulo 10, ito ang ating mabasa. Ito ay mga banal na bagay. At kung gagamitin ninyo,
na parang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag matutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. So, yung mga banal na bagay ang binanggit dito. At alam nyo ba yung mga images, mga kapatid? Magiging banal yan sa pamamagitan ng pagbabasbas. Gamit din ang banal na tubig with the proper formula according to the intentions of the church. Kung tingnan natin ang mabasa, may pagbabasbas talaga. Nandyan sa Biblia. Tayo lang mga Katoliko ang gumagawa nito maliban sa mga pirated na nangungopya din. Ito ang mabasa natin. Exodo 39, versikulo 43, tinignan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa iniutos ng Panginoon, kaya binasbasan ni sila ni Moises. See? May pagbabasbas talaga mga kapatid. At ang doktrina ng mga sulpot na sikta, ng mga anti-sacred images, na Biblia lang. Ang di mabasa sa Biblia, di gamitin. Pero alam nyo ba mga kapatid, na sa Biblia, ang gamitin sa pagbabasbas, banal na tubig, holy water. Napaka-biblical talaga sa holy water. Gamitin natin ang Numbers chapter 5, verse 17. Ito ang ating mabasa. Then, he shall take some holy water in a clay jar and put some dust from the tabernacle floor into the water. So, pansinin ninyo, may nabasa tayong holy water o banal na tubig. At saan ba ito gagamitin? Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia mga kapatid, mabasa natin na gagamitin yan sa pagbasbas. Basbas talaga. No? Nasa Levitico Kapitulo 5, versikulo 15, yan. Kaya kung tingnan natin, balikan natin ang nakasulat sa Biblia, lalo na sa ikalawang mga Koronika Kapitulo 3, versikulo 10, ito ang ating mabasa. Nagpagawa siya ng dalawang rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. Ito ang argumento kasi ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. No? Ano po ba yung argumento nila mga kapatid? Na si Moises lang ang inutusan ng Diyos sa Exodo Kapitulo 25. Versikulo 19-22. E bakit kayo nakasal? Kung yun ang argumento nila, di po ba mabasa natin sa ikalawang kronika, mga kronika kapitulo 3, versikulo 10, na may rebultong kerubin. Wala naman tayong mabasa na ginawa, ngunit hindi ipinagiba yan. Wala tayong mabasang inutos yan ng Diyos. Kaya, kung sabihin nila, nag-Diyos-Diyos tayo dahil may mga imahen tayo sa harap mismo natin sa simbahan. Mga kapatid, yun ang konklusyon nila sa karamihang mga tumalikod na sa simbahang Katoliko. Kaya magtanong tayo sa kanila, inosinti nga ba talaga sila? O kaya'y ignorante lang? Tandaan natin ang nakasulat sa Juan Kapitulo 7, versikulo 24, na huwag kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Di dapat hatulan batay sa nakikita, batay. Dahil lang may mga larawan, ang konklusyon mga kapatid, lahat na ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. At kung tingnan natin ang Biblia, may utos ang Diyos sa Exodo 25, 19, 22 mga kapatid na mag
gawa ng larawan ng kerubin. No? At yun paalaala sa kanya. At kung tingnan natin ang Numero Kapitulo 7, Versikulo 89, itong mabasa natin. At nang si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng kapisanan upang makipagsalitaan sa kaniya, ay narinig nga niya ang tinig na nagsalita sa kaniya mula sa itaas ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patotoo na nasa gitna ng dalawang kerubin at siya'y nagsasalita sa kanya. So, tandaan natin na ang naturang larawan ng dalawang kerubin ay nagsimbolo sa presensya mismo ng Diyos. At sa Biblia, tuwing sila'y dadalangin, mga kapatid, dadalangin sila sa harap ng dalawang kerubin. Kung tingnan natin ang Ikalawang Hari, Kapitulo 19:15, nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, kayo lamang ang Diyos sa lahat ng kaharian, sa ibabaw ng lupa, kayo ang lumikha ng langit at lupa. See? Nanalangin sila sa harap mismo ng larawan ng kerubin, mga kapatid. Kaya, sa Biblia, may babala ang ating Panginoon Jesucristo. Anong ang babala sa ating Panginoon Jesucristo? Yung mga sagradong bagay o mano, huwag niyong ibigay sa mga aso. Huwag niyong ibigay sa mga baboy. Ayon mismo sa ating Panginoon, ha? Sa Mateo Kapitulo 7, Versikulo 6, ito ang ating mabasa. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo ang balingan at sakmali nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perla sapagkat yoyorakan lamang nila ang mga iyon. Ano po ba yung dapat huwag ibigay? Tandaan natin, mga kapatid, sa aklat ng mga Protestante, laro na yung pamagat na Roman Catholicism by Loren Bettner sa pahina 2, nakasulat kasi diyan na the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. So, tayo, yung banal na aklat ay galing sa atin. Pero, huwag ibigay sa mga aso. Eh, sino po ba yung mga aso na yan kung ang Biblia ang babalingan natin? Ito ang mabasa sa Isaiah 50:11. Oo, ang mga aso ay matakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanilang pakinabang. Bawat isa umano sa kanilang pakinabang. Meron pang kasamang kasunduan yata. Diba? Okay. So, kung tingnan natin sa Biblia, may bahagi sa Biblia, lalo na sa Ikalawang Hari, Kapitulo 23, Versikulo 15-18. Dito mabasa natin, mga kapatid, na inutos ng Diyos na wasakin, sunugin ang lahat na mga Diyos-Diyosan, winasak ni Propeta Diyos Nias. Sinunog. Ngunit kung tingnan natin sa 18, ang hindi sinunog at winasak ay walang iba kundi ang mga monumento ng propeta. Pero alam naman natin na sa Biblia, meron ng pauna na ang mga kalaban umano papasok sa gitna ng ating kapulungan. Wawasakin nila ang mga inanyuan. Yun ang sa
Awit Kapitulo 74, versikulo 4 hanggang 8. Ang mga kaaway mo'y magsisiangal sa gitna ng inyong kapulungan. Kanilang itinaas ang kanilang mga watawat na pinakatanda. Sila'y tila mga tao na nangangkataas ng mga palakol na mga kakahuyan. Ang mga gayoy lahat ay gawang inanyuan. Doon ang kanilang mga palakol, pinutol-putol ng kanilang mga palakol at ng mga pamukpok. Kanilang sinilaban ng apoy ang inyong santuwaryo. Kanilang dinumihan ang tahanang dako ng inyong pangalan hanggang sa lupa. Kanilang sinabi sa kanilang puso, ating gibaing paminsan. Kanilang sinunog ang lahat na sinaguga ng Diyos sa lupain. So, may mga kalaban umanong papasok at gigibain, sunugin, wasakin yung mga inanyuan. Sino po ba yung kalaban? Batay sa mabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Malinaw sa unang Juan 2:18-19, munting mga anak, ito na ang huling oras gaya sa inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon marami na ang mga Antikristo, kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila sa atin upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Yun ang mga kalaban na binanggit sa Biblia, mga kapatid. Sa panahon ng bagong tipan, ipinag-uutos ba ang paggawa ng imahe ng mga santo? Kung tandaan natin, mga kapatid, sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 8, si Hesukristo ay siya rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Napubangkugnayan dyan. Kaya't siya na nag-utos noon na gumawa ng larawan ay nag-utos rin ngayon na gumawa ng larawan. At maari bang gumamit ng imahen, lalo na sa bagong tipan, mga kapatid? Kung tandaan natin ang nakasulat sa Isaiah Kapitulo 56, versikulo 7, nakasulat diyan na sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng bayan. At yun din ang binanggit ng ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 21, versikulo 13, na sinabi niya sa kanila na nakasulat na ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapuwat ginawa niyong yongeb ng mga tulisan. E ano po bang kaugnayan diyan? Ang kanyang templo ay tatawaging bahay panalanginan. Kung balikan natin ang unang Hari Kapitulo 6, versikulo 29, mabasa natin diyan, mga kapatid, na ang bahay ng Diyos ay may inuukit sa lahat na panig ng bahay sa palibot, inuukitan ng larawan ng mga kerubin at ng mga puno ng palma. Ano po ba yung ibig sabihin ng palma? Puno ng palma. Maya, tatalakayin natin yan, mga kapatid. So, yung mga sacred images natin, hindi yan Diyos-Diyosan, dahil nauna nating tinalakay na sacred images, ayon sa opisyal na aral, may i-share akong ito kasi ang talagang atake. Kahit si Pastor Kibuloy, no? Ito ang tinitira ni Pastor Kibuloy ang mga imahin, mga kapatid natin, no? Inaatake nila bakit daw tayong mga Katoliko nagkakaroon ng imahin, at ito ang pahayag ni Pastor Kibuloy. Makikilala mo ang isang tunay sa kanyang itinuturo. Anong tinuturo niyo? Di ba nagsasamba kayo ng ribulto? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba itinuro ni Kristo?
yan ba'y salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? O, huwag kayong masaktan. Ang akin dito, hindi para saktan kayo. Yan, piki daw tayong mga Katoliko dahil sinalangsang natin ang nakasulat sa Biblia na bawal naman ang pagsimba ng mga larawan. Pero tanong, do Catholics really worship the sacred images? It's a big no. Because Catholics understand that God forbids the worship of images as gods. As what pagan people did before. And when the people begin to adore the statue as God, then the real God in heaven becomes angry. That's why the Catholic Church do not worship these images. But these images are worthy, deserves to be given veneration, honor, and reverence. Kung tingnan natin ang official na aral natin sa simbahang Katoliko, lalo na ang Catechism of the Catholic Church. Ito ang nakasulat, official natin na aral. The Christian's veneration of images is not contrary to the first commandment, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates the images venerates the person portrayed in it. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So malinaw ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, mga kapatid. Yun po ang opisyal na aral na nakasulat mismo sa katisismo ng simbahang Katoliko na ang paggamit ng imahe o rebulto ng simbahan ay isa lamang respectful veneration at hindi adoration na para lamang sa Diyos. Meaning, isa lamang po itong paggalang, yung tinatawag na honor. Ito po ay maikumpara natin, mga kapatid, sa rebulto ni Dr. Jose Rizal. Di ba? Siguro, kita nyo yung rebulto ni Dr. Jose Rizal sa Luneta. Kung saan, napansin nyo, binantayan ng mga armadong sundalo. Kahit hindi naman yon tatakas. Di ba? No. Inaalayan pa ito ng bulaklak tuwing Rizal's Day, mga kapatid. Di ba ba? Pero nangangahulugan ba na dinyos na si Rizal? Hindi. Iyon po ang paggalang, no, sa rebulto ni Dr. Jose Rizal. Isa pa sa halimbawa, mga kapatid, sa paggamit natin ng larawan sa ating tahanan. For example, yung larawan ng kasintahan o larawan ng asawa o larawan ng anak mo. Di po ba ginagalang natin yung kanilang imahin bagamat ito'y kapirasong papi lamang? At kapag itong kapirasong papel dinuruan ng ibang tao, pinunit o tinapak-tapakan kahit kapirasong papel lang, di po ba? Maramdaman mo ang sakit din. Masaktan tayo dahil mahal natin ang ipinahawatig o inirepresenta sa naturang larawan. Ganon din po ang simbahan. Gumagamit tayo ng mga imahen o larawan upang ipahiwatig, mga kapatid, yung mga pag-alala sa kanila na bilang bayani sa ating pananampalataya. Yung mga mahilig mang humusga sa simbahang Katoliko gamit ang Biblia, abay, sila ang matatamaan sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 16, huwag kayong magbibintang sa inyong kapwa. Pero ito pa, sa isa sa mga isyu, mga kapatid, sinamba daw natin ang mga rebulto.
Yan ang madalas na akusasyon pati na ni Pastor Kibuloy, no? Tinitira tayo pati na sa Iglesia ni Cristo, pati na ni Elisio Soriano, mga kapatid. At bawal umano yan sa Biblia, Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 6. Huwag kang gagawa para sa inyong ng larawan inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Yun ang ginagamit nila na talata. At sabihin nila, hindi po ba galit ang Diyos sa larawan? Tama! Sa larawan ng mga Diyos-Diyosan, galit ang Diyos. Pero hindi po galit ang Diyos sa larawan o rebulto ng mga banal, mga kapatid. Kasi ultimo ang Diyos mismo. Nabasa natin, may utos siya sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22, na magawa ng larawan. Gumawa ka ng lukloka ng awa na yari ng purong ginto. Ang haba nito'y 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito. See? Ay, malinaw mga kapatid na hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. At very clear yan na kung tingnan natin sa ikalawang Samuel Kapitulo 6, versikulo 2, ito ang mabasa din natin mga kapatid. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baali Hoda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok ibabaw ng mga kerubin. See? Malinaw mga kapatid na ang kaban ay kumakatawan umano bilang representasyon ni Yahweh. Hindi yung mismong kaban na yari sa ginto na may dalawang anghel, mga kapatid, ang kanilang pinaglilingkuran, kundi yung Diyos mismo na nagrepresenta sa kaban. Kaya, ang mga Katoliko kapag nanalangin sa harap ng imahe ng Panginoong Hesus na nakapako sa cross, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na nanalangin tayo sa kahoy o sa bato, kundi sa nagrepresenta lamang sa naturang larawan. At ang opisyal nating aral sa batay sa nakasulat sa Our Catholic Faith ni Monsignor Moro, ito po. We do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So, malinaw, opisyal natin yan na aral, pero pinipilipit ng mga kapatid natin dahil sabi nila, ang dami niyong mga Diyos. Pero sa opisyal nating aral, Catechism of the Catholic Church number 152, mga kapatid, the Church never ceases to proclaim her faith in one only God, Father, Son, and Holy Spirit. O, see? Napakalinaw ang opisyal nating aral, di po ba? Na ano daw umano, mga kapatid? Ang ating pananampalatayang Katoliko, we worship one God at faith in one only God. Yan po ang tunay aral at paniniwala natin. Kontra po yan sa akusasyon ng mga nagsusulpotang sekta, mga kapatid. Kaya sila mismo ang may violation sa 10 otos. Huwag kang magbibintang. Ngayon, ang pagkakaroon ng rebulto, iimahin mga kapatid, sa simbahan ay hindi masama. Dahil mismo sa Biblia, mabasa po natin
na may samutsari at iba't ibang mga inanyuang imahen o larawan o estatwa na nasa templo ng Diyos. Nasa Ezekiel Kapitulo 41 versikulo 17 hanggang 19, ito ang ating mabasa. As the high as the lintel of the door, even in the interior part of the temple as well as outside, on every wall, on every side, and both on the inner and outer rooms were carved the figures of cherubim and palm trees. A palm tree between every two cherubim. Each cherub had two faces. A man's face looking at a palm tree on one side, and the lion's face looking at the palm tree on the other side. Thus they were figured on every side throughout the whole temple. O, see? Napakalinaw mga kapatid na ang templo ng Diyos ay may mga larawan. At kung tandaan natin, bakit may, siguro magtanong kayo, eh bakit may palm tree? Ano po ba yung sumisimbolo sa palm tree? Eh tingnan natin ang Psalm chapter 92 verse 12. The righteous man will flourish like a palm tree. He will grow like a cedar in Lebanon. Yung palm tree pala mga kapatid sa Biblia ay naglalarawan sa mga banal na tao. Kaya, ang binanggit yan, cherubim at palm tree na ayon sa Salmo Awit Kapitulo 92:12, ang palm tree ay sumisimbolo sa mga banal na tao. Sa Isaiah Kapitulo 56:5, ito mabasa natin. Then I will set up a monument in the area of my temple. Their names will be written on it. That will be better for them than having sons and daughters. So, sabi ng Diyos, I will set up a monument in the area of my temple. Okay, di masama mga kapatid ang paggamit ng imahen, larawan. Pero ito ang argumento nila, no? Eh, nakaluhod kayo. Naalala ko yung debate namin ni Pastor, Ministro Rizalito Ocampo sa Iglesia ni Cristo dito sa Samis, daming tao. Although ang paksa namin resolved that the Catholic, one holy Catholic Apostolic Roman Church is the true church founded by Jesus Christ according to the Bible and references. Abay, umabot siya sa cross-examination. Ang tanong niya, bakit kayong mga Katoliko ay lumuluhod sa mga larawan? Eh, nag-object ako. Sabi ko sa moderator, ang moderator namin ay si Judge Paz Vigada, Judge. Sabi ko, objection out sa paksa na yan. Pero ang sabi ng moderator, yun umanong larawan ay doktrina ng simbahang Katoliko, kaya pasok. Sabi, grabe ang sigawan ng mga iglesia, sagutin. Nasabi ko, dapat palitan ang maling tanong dahil mali ang tanong. Bakit lumuluhod tayo sa mga larawan? Nagalit si Ocampo. Sabi niya, huwag mo akong turuan. Sagutin mo, bakit kayo lumuluhod sa larawan? Sabi ng moderator, sagutin mong tanong. Sige, sagutin yung maling tanong. Walang Katolikong lumuluhod sa larawan. Ha? Dahil sa daming Katoliko luluhod sa larawan, hurot, kabasag yung larawan, no? Lumuluhod tayo sa harap ng larawan. 'Yon, pinalitan niya, no? So, bakit tayo lumuluhod? 'Yon bang pagluhod sa harap ng larawan ay pagdiyos na? Mga kapatid, sa Biblia, hindi porket nanalangin habang nakaluhod, yung kaharap ay diniyos na. Mali po yun.
Dahil sa Biblia po, may mabasa na lumuluhod mismo, halimbawa, sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Ito ang mabasa natin. At inapak ni Josue ang kaniyang mga suot at nagpatira pa sa lupa sa harap ng kaba ng Panginoon hanggang sa kinahapunan. Siya at ang mga matanda sa Israel at sila'y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo. See? Saan sila nakaluhod at nagpatira pa? Sa harap ng kaban ng tipan. The Ark of the Lord. At tandaan natin, yung The Ark of the Lord na ito ay may imahin ng dalawang kiruben sa itaas. Kung tingnan natin ang mabasa sa Numbers chapter 7 verse 88. Ito po ang ating mabasa. Whenever Moses went into the tabernacles to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubim. Above the ark covers the place of atonement, the wreath, and the ark of the covenant. The Lord spoke to him from there. See? Ang naturang ark of the covenant, mga kapatid, merong larawan. No? So, balikan natin si Josue sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6. Mapansin natin sila si Josue ay nanalangin habang nakaluhod o nakatira pa sa harap ng Ark of the Lord na may dalawang rebulto ng anghel. So, ibig ba sabihin, dinios na nila yung dalawang rebulto ng anghel na nasa taas ng arka dahil sila'y nagpatira pa sa harap nito? Hindi po. Kaya, tulad din ang mga Katoliko na nalangin sa harap ng imahe ng mga santo sa mahal na Birhen Maria ng ating Panginoong Hesukristo, pero hindi natin dinios ang larawan, kundi pagalang pagrespeto kung sino man ang rumepresenta sa naturang imahe na yon. At bakit tayo yoyoko? Lalo na sa mga larawan. Nabasa naman natin sa Ezekiel Kapitulo 41, versikulo 17-22 na ang templo ng Diyos ay may mga nakaukit na larawan. At kung tingnan natin ang mga Awit Kapitulo 138, versikulo 2, sa harap ng inyong templo ay yoyokod at gagalang ako. See? Sa harap ng templo ng Diyos, yuyukod at gagalang. At tandaan natin na sa harap ng templo sa Diyos, at sa templo ng Diyos, ay may mga imahen ng larawan ng mga santo, mga banal, mga kapatid. Okay. Ngayon, kung tandaan natin, isa sa kanilang argumento din, kung di niyo dinios yung mga larawan, bakit po ba kayong mga Katoliko hinahalikan ninyo yung imahen? Bakit daw yung mga larawan hinahalikan nating mga Katoliko? Kaya ang interpretasyon nila, dinios na daw natin ang mga imahen. Mali po. Ang paghalik ay pagpakita lang ng pagmamahal. Hindi mismo doon sa literal na rebulto o larawan, kundi doon mismong sa rumirepresenta sa larawan. Hindi yun pagdiyos na, dahil wala sa Biblia na ang paghalik ay katumbas sa pagdiyos. Bagos, may pangyayari sa Biblia na ang mga tao ay hinalikan si San Pablo. O, tingnan natin sa Acts chapter 20, verse 36, ito ang ating mabasa. When Paul had finished speaking, he knelt down with all of them and prayed. They all wept as they embraced him and kissed him. See, hinalikan nila si San Pablo. Ang tanong, dinios na ba nila si San Pablo? Dahil hinalikan nila ito, hindi, natural, di ba? Pero,
panay ang kanilang atuligsa. Di po ba may palabas tungkol sa buhay ni Felix Manalo na si Dennis Trelio ang aktor? O, tingnan natin ang image ni Dennis Trelio para sa mga ani, mamay, nagpicturan pa sila sa paghalik nito. O, see? Kung ang paghalik ay pag-Diyos na, bakit inalika nila yung picture ni Dennis Trelio? Di lang yan. Eh, bakit kayong mga Katoliko naghihipo sa imahen? Eh, meron ba ang mabasa sa Biblia na ang paghihipo, pag-Diyos na? Tandaan natin mga kapatid, yung babaeng nagdurugo dahil sa paghihipo niya sa laylayan ng damit ni Jesus, abay, gumaling. Saan yan mabasa? Nasa Marcos Kapitulo 5, versikulo 27-28. Ito ating mabasa. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa nakalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito sapagkat inisip niyang mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. O, sinabi ba ng ating Panginoong Jesus, hipuin mo ang damit ko, gagaling ka na? Hindi, di po ba? Pero bunsod sa kanyang pananampalataya at gumaling siya sa paghipo sa damit ng laylaya ng ating Panginoong Jesus. Di lang yan. Yung paggaling ng mga may sakit kapag nakadaan ang anino lang ni San Pedro. Imposible naman, di nila yan nabasa sa Gawa Kapitulo 5 versikulo 15-16. No? Ano pa't dinala nila ang mga sa mga lansangan ang mga may sakit at inalagay sa mga higaan at mga hiligan upang pagdaan ni Pedro ay maliliman man lamang ng anino niya ang sino man sa kanila. At nangakatipon din ang mga karaming mula sa mga bayang nagsa palibot-libot ng Jerusalem at nangagdadala ng mga may sakit at mga pinahirapan ng mga karumaldumal na espiritu at sila'y pawang pinagaling. See? Sinabi ba ni San Pedro na sa pamamagitan lang ng kanyang anino, gagaling na kayo? Hindi. Bunsod yan sa pananampalataya. Hindi lang yan. Yung panyo o tapi na naihipo sa katawan ni San Pablo. Di po ba nakapagaling sa may sakit? Saan mabasa? Nasa Gawa Kapitulo 19, versikulo 11-12, mga kapatid. At gumawa ang Diyos na mga kamangha-kamanghang himala sa pamamagitan sa kamay ni Pablo. Ano pa, ang mga panyo o ang mga tapi na nadaiti sa kaniyang katawan ay dinala sa mga may sakit at nawawala sa kanila ang anumang sakit at nagsilabas ang karumaldumang espiritu. See? So, malinaw batay sa mabasa natin mga kapatid, may mga himala at mga pangyayari na sa pamamagitan ng relikya na pinag-aari ng banal. Hindi po ibig sabihin na may kapangyarihan yung relikya, mga kapatid, sa banal. Kundi dahil ipinamalas ng Diyos sa pamamagitan ng relic o relikya ng mga banal. Mataas ito dahil sacred images. Tatapusin na lang natin siguro sa pamamagitan ng mga katanungan, may mga inahanda pa ako dito. Ito na lang isa. Bago tayo magtapos mga kapatid, tong argumento din ng ibang mga kapatid natin, ginamit nila ang aklat para paano ninyo sasagutin. Kung tandaan natin, argumento nila, ang pagluhod sa harap ng imahen ay pag-Diyos. Sa pamplito ni Felix Manalo, habang nakahiga siya may sakit, ito yung mga kaanib nila, lumuluhod. O, sa pamplito nila yan, ha? Sa magazine nila yan. O, ibig po ba sabihin, pag-Diyos na yan dahil nakaluhod? Isa sa kanilang ginagamit na argumento mga kapatid,
ang ginagamit nilang argumento, yung gagamitin nila ang aklat Katoliko, yung Catechism of Christian Doctrine. Ito po ang kanilang ginagamit. Ito po, isang aklat Katoliko, Catechism of Christian Doctrine. Nilakala po ng De La Salle College. Alam natin ang De La Salle College sa isang paaralang Katoliko. No? Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po ayon na sa pagkakaliwat sa ating wika sa pahina 95 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba sa mga santo ay uulang lamang sa kanilang katauhan. Sagot, hindi! Sumasaklaw dito sa kanilang mga relikya at mga larawan. 14, anong tinatawag natin mga relikya? Tinatawag natin mga relikya, una, ang mga labi na nakatawan ng isang santo na pinapagiging banal o ihanda sa pagiging banal ng Iglesia. Iglesia Katoliko yun. Ikalawa, ang mga papali na naging pag-aari ng mga santo o yaong na pag-aiti sa kanilang mga katawan tulad ng kanilang kasuotan, mga ataol at iba pa. 15, dapat ba nating sambahin ang mga banal na larawan? Sagot, dapat tayong magkaroon, lalo na sa ating mga simbahan, ang mga larawan ng ating Panginoon, tulad din ng sa pinagpalang birhen at mga santo, at dapat natin silang bigyan ng kaukulang paggalang at pagsamba. Nagpaparatang buha kami kung sabihin po natin ang Iglesia Katoliko Romana sumasamba sa larawan. Hindi po. Iyan po mong binasa po natin sa mga aklat Katoliko. Yon ang kailangan bilang mga Katoliko, alam nyo ang, lalo na mga depensor, alam nyo yung mga aklat na ginagamit nila. Ito mga aklat, ito katesismo, di na lang natin tatalakayin dahil mataas na yung talakayan na ito na lang nabahagi, no? Catechism of Christian Doctrine, dahil di nila yun gagamitin yung number 4. Dahil ang salitang worship kasi sa number 4, sa paragraph number 13, sa number 4 catechism ng Christian doctrine, ay nakasulat ay veneration. Kaya pinili nila para sabihin nila, oh ayan, aklat ninyo yung mga Katoliko, hindi yan galing namin na mga anti-Catholic maliwanag. Sinabi na sumamba kayo sa mga santo, sumamba kayo sa kaniyang mga relikya, bawal yan sa Biblia. Yun ang palagi nilang ginagamit at maraming mga Katoliko na mahinang pananampalataya ang nadinggoy sa ganitong paraan. Pero kung pag-aralan natin mga kapatid, yan dahil makita talaga natin na hindi naunawaan nitong mga menestro yung referensya na ginagamit nila na nagresulta na diferensya. Dahil lang mabasa ang salitang worship, kaya akala nila dinios na agad yung mga larawan o imahen. Mali po. Di po ba? Mali. Maraming na biktima sa maling akala. No. Gumagamit sila ng referensya, English kasi. Tapos, hindi pala nila naunawaang lubos ang ibig sabihin. Tingnan natin. Punta muna tayo. Dahil, ano po ba yung kahulugan sa salitang worship? Even sa dictionary and sa Bible, mga kapatid. Yun bang salitang worship, ibig ba sabihin, isa lang ang kahulugan, pag-Diyos na? Kaya, mas mabuti na sasangguniin natin yung mga dalabhasa sa English para makita natin kung pag-Diyos na ba ang ibig sabihin ng worship. Halimbawa, punta tayo sa Webster's Dictionary, mga kapatid. Ito po ang mabasa. Ito ang translation sa salitang worship. To respect, to honor, to treat with civil reverence, to pay divine honor to reverence with supreme respect and veneration, to perform religious exercises in honor of, to adore, to venerate, to honor with extravagant love and extreme submission as a lover
to adore o to idolize. Yun po ang definition sa salitang worship. So, napakalinaw kung tingnan natin, ano ang sinabi? Yung worship, pag Diyos na ba ang kahulugan? Hindi. May iba't ibang definition ang ibinigay tungkol sa worship. At ang worship ay pwedeng nangangahulugang pagalang. Ibig sabihin, hindi lang pag Diyos. Ibig sabihin, ang kahulugan ng binasa nila, kaya sila gagamit ng Catechism of Christian Doctrine number 4, dahil veneration ang nakasulat, dyan sila sa Catechism of the Catholic Christian Catechism number 3. Bakit? Worship kasi ang ginagamit, no? So ibig sabihin, yung binasa nila, mga kapatid, ang kahulugan diyan, "Ascent has been presented by the church for a public worship, irepresenta ang mga santos upang bigyan ng mataas na paggalang at hindi gawing Diyos." Yun po ang kahulugan diyan, no? Malinaw ang kahulugan sa Catechism Christian Doctrine, pero kung gamitin ito, lalo na sa mga kaanid, mga nagsusulputan o mga ministro ng mga nagsusulputan sikta, aboy, nalikot na ang ibig sabihin, mga kapatid. Kahit na puntahan natin ang UP Dictionary ng Pilipino circa 2001, pahina 777. Ito po ang ating mabasa. Samba, pagsisimba, labis na paghanga, o pagdakila. Yun ang kahulugan pala sa salitang worship, mga kapatid. At kung tingnan natin, dahil the term worship being a general term itself is perfectly demonstrated in the Old Testament, especially in the book of the First Chronicles chapter 29 verse 20. Ito po ang ating mabasa, mga kapatid. Pansinin ninyo, ha? "And David said to the congregation, 'Now bless the Lord your God, and all the congregation blessed the Lord God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the Lord and the King.'" So napansin nyo ba ang nakasulat sa naturang talata? "Worshipped the Lord and the King." The question is, did the assembly or congregation adore the King as God? No. Because the assembly or the congregation worshipped the Lord and the King, meaning the honored. The honored them both. So, yun ang, kaya kung tingnan natin ang ibang translation sa Good News Bible sa naturang talata, ito ang mabasa natin. "Then David commanded the people, 'Praise the Lord your God,' and the whole assembly praised the Lord and the God of their ancestors, and he bowed low and gave honor to the Lord and also the King." So dito pala sa Biblia, kahit ginagamit natin ang iba't ibang salin, napakalinaw, mga kapatid, na ang worship, hindi ibig sabihin pala nangangahulugan pag Diyos na. Merong paggalang. At hindi lang yan. Kung tingnan natin ang mabasa sa Douay Rheims Bible, mga kapatid, Daniel 2:46, "The king Nebuchadnezzar fell on his face and worshipped." Daniel commanded that they should offer and sacrifice to him victims and incense. Oh, see? Yun ang mabasa natin. Kahit sa King James Version, worship din ang gigamit. Ginamit dyan. So the question, ang tanong, did King Nebuchadnezzar worship, adore Daniel as God? Obviously, no. Because King Nebuchadnezzar worshipped Daniel, meaning he honored Daniel and not to adore Daniel as God.
Kaya kung tingnan naman natin ang ibang salin sa naturang Bible, yung New International Version, ito ang ating mabasa. Then King Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering, an incense be presented to him. So dito malinaw mga kapatid na ang salitang worship ay hindi pala nangangahulugan na pag-Diyos na may paggalang. At yung sinabi nila na kahit mo relikya, ginagalang ninyo. Ano po yung relikya? Yung relikya mga kapatid mula sa Latin na ang ibig sabihin left behind. No? At sa Biblia napaka banal yan. Halimbawa yung ikalawang mga hari kapitulo 2 versikulo 13 hanggang 14. Ito po ang ating mabasa. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pangpang sa ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at hinampas sa tubig sabay-sabi na saan si Yahweh ang Diyos ni Elias. Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. See? Napansin niyo ba? Balabal lang yan mga kapatid. At hindi lang yan. Sa Biblia, ikalawang hari, kapitulo 12, versikulo 20-21 mga kapatid, yung kalansay ni Elias, pagkasagi sa buto ng tao, muling nabuhay. Pero, kung bawal talaga ang mga relikya at larawan, itong mga anti-Catholic, alam nyo ba na may relikya pala ang Iglesia ni Cristo? Tingnan nyo ang Pasugo Magazine, 1965, page 1, Benjamin Santiago. Noong ipagdiwang namin ang ika-limampung anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, sa pagtitipon daw na ginawa namin sa Araneta Coliseum, inilagay daw sa gitna ng libu-libong kaanib ang relikya ng tronong likmuan ng yumaong si kapatid na Felix Manalo. Ang sabi niya ay tutol kami sa relikya at ayaw daw kami sa relikya. Kailan namin sinasabi ito? Meron ka bang ikapakitang batayan na sinabi naming iyan? Hindi kami sa relikya tumututol. Walang masama sa relikya. E si? Walang masama daw. Pero inaatake tayo pag upuan ni Manalo. Walang masama. Lalo na yung larawan. Dahil kung tingnan natin ang Pasugo Magazine, Marso 1965, page 2, Benjamin Santiago, katulad din naman sa larawang medalya ni kapatid na Manalo, hindi lahat na paggawa ng larawan ang ipinagkakasala ng Diyos. Iyan ay nasa pinag-uukulan ng larawan. Kasi alam pala nila, mga kapatid, na hindi lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya dito lang tayo. Maraming maraming salamat po. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.